Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, $10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends, kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa narinig nitong si Manong Chris na pahanga ito doon sa bata, hindi lamang sa lakas nitong si Carlo, kundi pati na rin sa katapangan ng bata. Batid niyang may mga kakayahan din ang bata na tulad ng kanyang ama na si Buhawi. Ngunit hindi inaasahan ng matandang si Manong Chris na ganun pala kabagsik ang bata, na pati ang napakaraming bilang ng mga aswang nagagawa nitong mapatay na nag-iisa lamang. Pati pa nga itong si Manong Udo, muling napahanga sa anak nitong si Buhawi. Ngunit sa ngayon, hindi pa oras na dapat na magsaya, dahil mga rebuilding mga aswang ang kanilang mga kalaban. Hindi papayag ang mga ito na hindi makapagiganti sa kanila. Nakikita niya doon sa mga mata sa commander ng mga ito ang kakaibang bagsik na parang walang awa. Kaya sigurado itong si Manong Udo na sa oras na mapag-alaman ito ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan, maaring buong grupo na ng mga ito ang pupunta sa kanilang kinaroroonan, at mangyayaring hindi na iyon kakayanin pa nitong si Carlo. Matapos nilang mailigpit ang lahat ng mga bangkay at masunog, muling pumasok na ang mga ito doon sa kubo. Ngunit sila Manong Udo, Manong Chris at ang batang si Carlo nando doon pa rin sa may labas, nagpapatuloy sa kanilang pagpapahinga. Kinabukasan, kinausap agad nitong si Manong Udo ang batang si Carlo. Kailangan na nilang humingi ng tulong doon sa panday na si Elias, dahil sa napatay ni Carlo na 8 mga aswang at nasugatan pa ng sobra ang isa doon sa mga matatandang mga aswang, siguradong gaganti ng matindi ang mga iyon. Ayaw nitong si Manong Udo na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Kailangan nilang humanda. Kaya pumayag na din itong si Carlo sa kahilingan nitong si Manong Udo na dapat na nilang humingi ng tulong doon kay Elias. Kaya sa umagang iyon, maagang umalis ang matanda. Papunta na ito doon sa kasalukuyan sa paggawaan ng mga sandata nitong si Elias na hindi naman kalayuan. Nasa paanan ito papunta doon sa kabilang bundok, habang itong si Carlo nagpasama ito kay Manong Chris na magpunta doon sa may sagingan nila. Hindi pa naman nila nalibot ito kagabi, titingnan lamang ng bata kung wala bang gumagala ng mga aswang sa nagdaang gabi. Mapapansin naman nila iyon batay sa mga platandaan ng mga nakuwang bunga ng mga ito. Kung sakali, makalipas ang ilang mga sandali, dumako ang dalawa doon sa dulo ng sagingan. Nakikita agad ng batang si Carlo ang kanilang sagingan doon na parang dinaanan ng napakalakas na bagyo. Bali-bali ang mga puno ng mga ito, at pati rin ang mga maliliit pa lamang na mga puno na babali din ang mga ito, at batid ng bata na sinasadya ang pangyayaring ito. Nang gigigil sa galit ang bata, mas nasasayangan ito ngayon sa nangyayari sa kanilang sagingan. Tanging nawika na lamang nitong si Carlo. Gumaganti ang mga iyon, Manong Chris. Umaaring bago pa makakaharap ko ang mga aswang na iyon kagabi, ginawa na nila ang mga ganitong mga bagay. Talagang binubuisit ako ng mga ito, Manong Chris. Mukhang kinakailangan na natin na bantayan ang dulo ng aming sagingan, dahil kung hindi, baka mas malalaking pinsala pa ang kanilang magagawa sa aming taniman. Napaluha itong si Carlo habang inaayos ang mga nababaling mga saging. Masyadong nasaktan ang bata nang makita kung paano napinsala ang pinaghihirapan ng kanyang ama na si Buhawi. Batid ng batang si Carlo
ang pagod ng kanyang ama para sa kanyang mga taniman. Tapos ganito lamang ang gagawin ng mga aswang. Nangangako itong si Carlo sa kanyang sarili na uubusin niya ang mga demonyong mga aswang na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, matapos ang kanilang ginagawa, nagpasya si na Carlo na bumalik na doon sa kanilang kinaroroonan ng kubo doon sa gilid ng palayan. Pagdating naman ng mga ito doon, naabutan na nila itong si Manong Udo, nakasama na din si na Elias at itong si Gutor. Agad na lumapit itong si Elias kay Carlo at kinausap ng masinsinan ang bata. Maraming mga itinatanong ang panday kay Carlo. Bati din kasi ng panday na hindi ganun kadaling kalabanin ang mga rebuilding mga aswang, dahil nga bukod sa dami ng kanilang bilang, kakaibang bangis din ang tangan ng mga ito, at hindi titigil talaga hanggat hindi natatapos ang labanan. Kahit pa nga na mamamatay ang mga ito, hindi susuko ang mga aswang na iyon. Ngunit gayon paman, kampante pa rin ang panday na si Manong Elias na kaya nila ang mga aswang na iyon. Bukod kasi na malakas itong si Carlo at meron itong kakaibang tapang na tulad ng isang mandirigma, kasama din niya ang kanyang pamangkin na si Gutor. Nagulat din kasi itong si Elias sa kakaibang lakas na ngayon ng kanyang pamangkin. Nagagamit na ngayon ng bata ang pamana ng kanyang ama, at sa loob lamang ng kakaunting mga taon, napalakas na din itong si Gutor ang kanyang mga karunungan sa mga usal, wika nitong si Manong Elias kay Carlo. Bukod sa mga sibat na kawayan na nagawa ninyo, Carlo, kailangan natin na paghandaan ang kanilang gagawin na paghiganti. Natitiyak kong nagpupuyos na ngayon sa galit ang kanilang commander dahil sa pagkakapatay mo sa kanyang mga tauhan kagabi. At natitiyak kong ngayong gabi muling babalik ang mga iyon. Mas marami at mas malakas na ang kanilang pwersa. Kaya kailangan natin na paghandaan ang kanilang pagdating. Gagawa tayo ng mga patibong sa paligid para tiyak na mababawasan natin agad ang kanilang bilang. Gagawin natin agad iyon hanggang maaga pa. Huwag mo nang alalahanin pa ang aking trabaho, Carlo. Kinakailangan na din na wakasan ang mga kasamaan ng mga rebuilding aswang na ito. Hindi lamang para sa atin, pati na din doon sa kanilang mabibiktima pa na mga taong naninirahan dito sa bukirin ng Kalye 13 at doon sa kanilang bukirin, ang bukirin ng Kansele. Sigurado akong maraming piniperwisyo na din ang mga ito. Sinabi na din nitong si Carlo ang mga nakikitang pangyayari doon sa dulo ng kanilang taniman ng mga saging na labis na ikinaawa nitong si Elias kay Carlo at sa kaibigan na si Buhawi. Muling sagot naman at wika nitong si Elias. Talagang nagdeklara na ang mga ito ng gera, Carlo. Kaya ibibigay natin sa kanila ang kanilang sinimulan at gustong mangyayari. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad na tinawag na nitong si Elias ang pamangkin na si Gutor, at pagkatapos agad nang nagpunta ang mga ito doon sa may sapa para mangunguha pa ng mga bagakay ng mga kawayan para gawin na patibong ng mga ito. Bukod pa doon sa mga bagakay na kawayan, mangunguha din ang mga ito ng dagdag na mga halaman ng mga antunga at mga mimosa. Kinakailangan nila iyon, lalong-lalo na ang katas ng mga halaman na ito, para mas matitiyak nilang mapapatay agad ang mga aswang, kahit pa na may mga tangan pangkalakasan sa orasyon ang mga ito. Mas minabuti na din nila ni Manong Udo na pabalikin na lamang muna itong si Inting doon sa bahay nila ni Buhawi, para doon na muna ito tutulong sa mga gawain. Matakotin kasi sobra ang taong iyon, at baka ito pa ang kanyang ikakapahamak. Nanatili naman doon sila Manong Chris. Bukod kasi na matatapang ang mga ito, mayroong karanasan na din ang dalawa tungkol sa mga aswang, dahil nga sumasama ang mga ito kay Buhawi. Lumipas ang ilang mga sandali, tanghali na
nang makabalik sina Elias at Gutor at dala ng mga ito ang kanilang mga kinakailangan na mga sangkap para sa kanilang gagawin na mga patibong. May dalang mga halaman ang mga ito na mga antunga at mga halaman ng mimosa. Mayroong mga baging at may mga bagakay na kawayan na pinagputol-putol ng mga ito sa maliliit na piraso. Mabilis na nilang ginagawa na ang kanilang mga patibong na ilalagay nila doon sa paligid. Naglagay ang mga ito ng butas na mayroong mga matutulis na mga bagakay na kawayan doon sa baba. Doon naman sa mga puno ng kahoy, mayroong mga nakalagay din doon na mga patibong na mga matutulis na mga kawayan. Maging doon sa mga sagingan, mayroong mga inilagay na mga patibong ang mga ito at mayroong mga nakalatag na mga baging doon sa paligid. Ang mga baging na iyon, kapag natatapakan ng mga aswang, agad na bubulusok ang mga matutulis na mga kawayan papunta sa kanilang kinaroroonan. May mga nakapahid na mga katas ang mga kawayan na ito. Naggaling sa katas ng mga halaman na antunga at mga mimosa na siguradong ikamatay agad ng mga aswang. Bukod pa sa mga iyon, naglagay na din ang mga ito ng mga sinunog na mga dahon ng mimosa at antunga doon sa paligid ng kanilang kubo. May mga itinusok din na mga maliliit na mga kawayan ang mga ito na nakaharap ang mga tulis nito doon sa bandang kanluran na bahagi. Pinabaunan din nila ang mga ito ng mga malalakas na mga sabulag at usal. Matapos nilang magawa ang mga bagay na ito, nagsindi din ng mga kandila itong si Elias na itinirik niya doon sa loob ng kubo. Tatlong mga kandila ang itinirik nitong si Elias para iyon na mapanatili ang kanilang puder na dipinsa. Inaasahan kasi nitong si Elias na magsagawa ng mga usal at ritual ang mga matatandang aswang para mas makalapit ang mga ito sa kanila. Kailangan na mapigilan nila ang gagawin na paglapit ng mga ito sa kanila para madudurog ang mga ito sa kanilang mga inilagay ng mga patibong sa buong paligid. Hapon na nang matapos ang mga ito sa lahat ng kanilang ginagawang mga paghanda. Sa pagod ng mga ito, nagpapahinga ang mga ito doon sa lantay na kawayan, samantalang sina Manong Chris ang naghanda ng panghapunan ng mga ito. Alas 5 ng hapon, habang nandoon sa upuan na lantay sina Elias, Manong Udo, Gutor at itong si Carlo, agad na napansin itong si Elias ang 6 na mga nagsilakihang mga ibon na nagpalipad-lipad doon sa mga kakahuyan na nasa gilid lamang ng palayan nila ni Carlo. At agad rin na naramdaman itong si Elias na hindi iyon mga ordinaryong mga ibon lamang. Batid niyang mga aswang ang mga ito at mukhang nagsisimulang kumilos na ang mga ito sa maagang oras na iyon. Agad na wikan itong si Elias. Sige lang, tingnan lamang natin ngayon kung lumapit kayo at gumagawa ng mga pag-atake. Siguradong katapusan na ninyong lahat. Napatitig na din sina Manong Udo doon sa mga ibon na iyon. Wikang sabad naman ng matanda. Sa tingin ko, Elias, mukhang marami pang mga kasamahan ang mga iyan na maaaring nasa paligid lamang. Sagot muli nitong si Elias. Oo, Manong Udo, mukhang sinubukan lamang ng mga iyan na magmanman. Pagkatapos bumuka-buka ang bibig nitong si Elias na may mga sinasambit na mga banyagang salita. Ngunit mahina lamang ito at tanging si Elias lamang ang nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Ngunit matapos lamang iyon na gawin itong si Elias, agad na nagpulasan ang mga ibon na iyon at lumipat doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan. Napangiti lamang itong si Elias at mukhang hindi na makapaghintay na makakaharap ang mga aswang na ito. Pagsapit ng dilim, matapos na makapaghapunan ang mga ito, nandoon na ang lahat doon sa gilid ng kanilang kubo. Doon sa mga upuan na lantay na kapwisto ang mga ito at hinihintay ang gagawin ng mga aswang. Nandoon na din ang kanilang mga ginagawang mga sibat na kawayan. May bitbit ng mga matatalas na mga itak ang mga ito.
sina Manong Chris. Nakahanda na din ang mga ito kung sakaling magkakaroon na ng labanan. Itong si Elias, binili na niya ang dalawang mga bata tungkol sa mga dapat na gagawin ng mga ito. Dapat na maghintay muna ang mga ito sa kanyang mga iutos. Hahayaan muna nilang matuhog ang karamihan sa mga aswang ng kanilang mga inihandang mga patibong. Wika nitong si Elias. Tara na, Doktor Carlo. Kailangan na natin na maunahan sa pwisto ang mga aswang. Manong Udo, kayo na ang bahala dito sa paligid ng kubo. Kung mag-anyong ibon ang mga aswang na ito at magpumilit na makalapit, gamitin ninyo ang mga sibat na kawayan at mag-iingat kayo. Sagot naman ng matanda. Kami na ang bahala, Elias. Salamat at mag-iingat din kayo. Patnubayan tayo ng puong may kapal sa gabing ito. Matapos iyon, mabilis nang naglalakad sina Elias papunta doon sa unahan. Alam na din ng mga ito ang mga dapat nilang tapakan para hindi nila masagi ang mga baging na nakalatag doon sa paligid na maging dahilan para umigas ang kanilang mga inihandang matutulis na mga bagakay na kawayan. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating nila ni Elias doon sa unahan, maagap na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng saging. Lumipas ang ilang mga minuto na sobrang napakatahimik ang lugar na iyon. Walang nagsasalita sa tatlo na sina Elias. Ayaw gumawa ng ingay ng mga ito para siguradong hindi silang masipat ng mga aswang. Pulido na din ang mga ito ng kanilang mga usal at pudir. Samantalang sina Manong Udo naman, tahimik na nakaupo lamang ang tatlo doon sa lantay na kawayan habang nagmanman sa paligid at maging sa kanilang mga uluhan. Ilang sandali, nakakarinig na sina Elias ng mga kaluskos galing doon sa unahan. Samantalang sina Manong Udo naman, nakakakita na ang mga ito ng kawan ng mga malalaking ibon na mabibilis na nagpalipad-lipad sa unahan. Hanggang sa nakita nilang dumapo ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy na malapit lamang sa kanilang kubong kinaroroonan. Nando doon ang mahigit sa 10 ang bilang ng mga ibon doon sa dalawang mga malalaking puno ng tipulo na nakatayo doon sa gilid ng kanilang mga sagingan. Malapit lamang iyon galing doon sa pinagtataguan nila ni Elias. Kaya kitang-kita din ng kanilang grupo ang mga ito. Samantalang doon sa unahan, nasisipat na din nila ni Elias ang maraming mga nilalang na naglulundagan. Mayroong mabilis na tumatakbo sa mga ito na parang hindi nila mawari ang gustong gagawin ng mga aswang. May mga tumatakbo kasing mga nilalang papunta doon sa sagingan. Pagkatapos, agad naman natatakbo ang mga ito pabalik doon sa kanilang kinaroroonan. May mga nakikitang tutuwad din ang mga ito at tatayo. Pagkatapos, tutuwad na naman. May mga nakikita din silang kamot ng kamot sa kanilang mga katawan. Kitang-kita kasi nila ang mga iyon dahil sa liwanag ng sinag ng buwan. Inihanda na nila ni Manong Elias ang kanilang mga armas. Nakabitbit na ngayon ang panday sa kanyang malaking tabak. Wika nitong pabulong. Humanda na kayo, Gutor Carlo. Mukhang anumang sandali, lalapit na ang mga aswang na iyan sa ating kubo. At iyon na ang pagkakataon para mapatay natin ang karamihang bilang sa mga ito.